gusto ko lang magbigay impormasyon o sharing reaction regarding sa mga kung nagkukundina o nagchichismis, nakikisawsaw regarding sa batas. Bakit daw nga ba si Manong na nagnakaw lang ng mangga ay nakulong? Pero yung driver na nakasagasa ng security guard ay hindi nakulong. So, sa mga putak ng putak, bago kayo magputak, intindihin nyo muna ang batas. O kung gusto nyo naman, ay baguhin nyo ang batas natin. So, iyon po. Marami, mga chismosa, may mga vlogger pa nga, may mga senador. So, I think, lalong-lalo na nasa senador, ang power, mayroon silang power na baguhin ang procedure. Eh, dito mga ba kay Manong, or dito sa nakasagasa na si, pangalan nun, Antonio ba yun? Ay, meron nga bang VIP treatment? So, hayaan yung ipaliwanag natin, intindihin natin ang proseso ng pagkulong sa ating batas, sa ating bansa. Kasi kahit nandito tayo sa Pilipinas, so kailangan natin maintindihan kung ano ba talaga ang ground para makulong ang isang tao. Ang isang nagkasala, ang isang respondent, o ang isang kriminal, o ang isang suspect. So, yan. Dito po kasi sa kaso ni yung driver na nag-viral na kasagasa, no? Ang sinasabi nila, mayroon daw VIP treatment. Kung naalala nyo, 10 days after or voluntary siyang nag-surrender pagkatapos niyang ma-warningan. So, natakot siya. Kaya siya nag-surrender. Okay? So, ngayon, bakit nga ba siya hindi nakulong? So, unang-una, ang pagkakahuli sa kanya, ay ang pag-surrender niya, ay yung tinatawag, tama yung mga pulis, naaayon sa batas ang kanilang ginawa kung bakit hindi siya nakulong. So, nag-operate naman sila, nag-lapse na yung time, hindi siya nahuli. So ngayon, sabihin natin, ang nasa batas ay within 24 hours, dapat mahuli yung nagkasala para makasuhan at may inquest. Okay? So sa kaso ni driver, kasi nga, nagtago siya, tumakas, nagtago, at nag-voluntary. So hindi na siya pwedeng i-inquest kasi past na yung crime. Nakakaano na yung 24 hours na time. So, nakalampas na. So, hindi ibig sabihin nun, wala na siyang kaso. Pwede pa rin siyang, pwede pa rin kasiyang kasuhan kasi siya nga naman ay nagkamali. So, dito, kaya siya pinalaya kasi papailan pa lang siya ng kaso. Kaya hindi siya ikinulong. At pagkatapos nun, dadaan lang sa proseso, magbibil siya, hindi na makukulong. Okay? Sa kaso naman ni Manong, na mangga, kaya nakulong siya. Kasi, when the crime committed is immediately report siguro sa agent of authority or sa police, which is na pagkandak ng police ng follow-up operation, ay naabutan na si Manong, kaya nahuli siya at nakulong. Which is later, available naman yung excuse me, kaso ni Manong, kaya siya nakulong muna bago siya pinalaya. Oh. So, yun po ang pagkakaiba. So, maliit na pagkakaiba, no? Pero pwedeng makulong, pwedeng hindi. Sana po, bago kayo magputak ng putak dyan, intindihin nyo muna yung batas. So, kung hindi nyo alam, wag na lang kayong sumali. Nakakalungkot po ang isipin. May iba, senador pa dyan, no? Ibinuto ko ng tao, nakakahiya sa mga nakakaintindi ng batas.
okay lang yung mga marites na chismis lang, so wala yun. Pero sa mga nakakaintindi ng basic law, sa mga abogado, ay nakakalungkot to, nakaka-disappoint. Diba? So, hayaan natin yung batas manaig. Kung gusto nyo, baguhin nyo yung batas. So, ito yung wala doong VIP treatment. Dumaan lang talaga siya sa tamang proseso. Kasi ayun yung batas eh. Maswerte siguro siya yung nakamanong ano kasi baka may legal counsel yon na turuan, mayroong access sa abogado. Kaya yun, nabigyan siguro ng, sabi natin, instruction. Eh si Manong inalat kasi wala siyang access sa abogado that time. Hindi siya marunong sa batas. Kaya yun, nakulong siya. So, lesson learned, lamang ang may pera. Ayos. Lamang ang may ano, lamang ang may alam. Okay? So maraming salamat, ako nga pala ang inyong lingkod, no. Ang inyong online criminologist, Pulisya ko. Thank you for watching. See you again in my next video.